agad-agad, DWIC Patrol Report! Libo-libong residente ang inaasahan namang magbe-benepisyo sa 3,300-kilometer bridge project na magkokonekta sa pitong island village ng Santiago sa mainland Bulinao, Pangasinan. Kabilang sa mga ikokonektang island village, ang Binabalian, Goyuden, Lucero, Pilar, Salud, Divey at Victory na may mahigit 18,000 populasyon. Pinangunahan ni Senator Aimee Marcos ang groundbreaking ceremony sa naturang tulay kasama ang mga opisyal mula naman sa DPWH. Ayon sa senador na siyang proponent ng proyekto, balak niyang mapabilang ang nasabing project sa mga flagship program ng national government. Sa kasalukuyan, gumagamit ang mga residente ng bangka para makabiyahe mula at papunta sa pitong nabanggit na mga isla na para sa mambabatas ay delikado, lalo na kapag masama ang panahon o may bagyo. Samantala, sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po ay pinalad na makakausap pa si Batangas 2nd District Representative Gerville Jinky Luistro. Congresswoman Luistro, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning! Apo. Unang-una sa lahat, maraming salamat po, Congresswoman Luistro, sa pagkakataon na makapanayam kayo at upang mabigyang linaw ang ilang mga issue kaugnay sa nagpapatuloy na pagdinig ng Kamara sa malalaking usapin na may kaugnayan sa ating bayan at syempre sa mamamayan. Pero bago ang lahat, Congresswoman, pakilinaw nga po, ano po bang mga komite ang inyong kinakaaniban or meron po ba kayong chairmanship or pinamumuno ang komite sa ating Kamara? Go ahead, Congresswoman. Actually, John, this is our first term, no? Apo. But nevertheless, we feel humbled na tayo po ay kasalukuyang Vice Chairman ng Justice, mm-hmm. Public Accounts, and Tourism. And currently po, tayo po ay isa sa napabilang dito sa Quad Committee, mm-hmm. na kasalukuyang dumidinig ng apat na kontrobersya, particular ang dangerous drugs, mm-hmm. extrajudicial killing, the acquisition of land by Chinese nationals, mm-hmm. in the Pogo operations. Apo. No? So, bagaman tayo po ay bahagi din ng Committee on Appropriations bilang isang miyembro, mm-hmm. at ng iba pang mga committee dito sa House of Representatives. Apo. Ma'am, medyo mabigat-bigat na mga ikangay pasanin sa isang bagitong kongresista. Ma'am, di po ba? Medyo mabigat-bigat. Yes, that is true. Pero ito po yung ating trabahong pinanumpaan. Mm-hmm. Bukod sa magpasa ng batas, bukod sa maging kinatawa ng ating mga kababayan sa ating distrito, apo. Ay bahagi po nito ang makilahok sa inquiry in aid, mm-hmm. of legislation upang lalo po nating mapabuti ang pagpapasa ng batas, mm-hmm. pagre-revisita kung mayroong kinakailangan sa pamamagitan po ng inquiry na nasa ilalim ng oversight power ng Kongreso. Apo. Ano na po ang update sa isinasagong investigasyon ng mga komite kaugnay sa Pogo? Medyo natatabunan ng konti dahil sa issue ng DepEd, Congresswoman Luistro. Ano na po ang update, yes, natin? I understand that. So, last hearing, na isa lang natin for the first time si Cassie Ong, no? Cassandra, uh-huh. Lee Ong, na itinuturong corporate secretary ng Whirlwind at di umano ay service provider ng Pogo, mm-hmm. na Lucky South. Dito naman sa Lucky South, siya ang authorized representative. And apparently, nung mga nagdaang hearing, we were asking Attorney Harry Roque, mm-hmm. he's pointing to Cassandra Ong, all right. as the one in charge of Lucky South. We also asked AJ de la Serna, AR de la Serna, ang di umano'y pinatira sa loob ng
premises ng Lucky South. Mm-hmm. He was pointing also at Kasi Ong na siya ang authorized na mag-decide kung may papatirahin other than the employee. We also asked Mascareñas, who is the former employee of Lucky South? Mm-hmm. She also testified na ang may call dito sa Lucky South in terms of operation and some decision makings, mm-hmm, apart from the managers, the Chinese national managers, ay si Kasi Ong. And we also asked Baterna, who used to be an employee also of mm-hmm, of Lucky South. Apa. And she's also pointing at Kasi Ong, no? Mm-hmm. Na may inopen siyang checking account, pero after niya pirmahan, binigay niya kay Kasi Ong at si Kasi Ong ang gumamit nito. What is significant dyan, no? Last hearing, nag-commit si Kasi Ong mm-hmm to execute a waiver which will give the Quadcom the authority to look into the information concerning mm-hmm her bank deposits. Apa. No? Kong, until apa, now, wala pa kaming opisyal apa, na Kong, information whether nasa possession na ba ng Quadcom itong waiver na ito. Apa, because this is very important. Apa, Jan, Kong no? Luis Ro, apa, Kong, with your indulgence, meron pa po ba tayong mga individual or personality na nasa loob mismo ng kamera na hindi pa muna pansamantalang pinaalis or pinauwi sa kanilang mga tahanan? Meron pa po ba? Ang naaalala ko ay si Cassandra si yata. Guban. Jimmy uh-huh Guban, the one testifying for dangerous drugs and uh-huh EJK. Apa. Siya yung dating empleyado ng Custom. Aha. Uh-huh. Yung nagbulgar ng mga testify din before sa Senate Blue Ribbon Committee regarding apa magnetic lifter. Apa. We also have General, no, he's not a general, Padilla, the mm-hmm supervisor of the Davao Penal Colony mm-hmm regarding the killing of the three Chinese nationals apa during that time, no? Mm-hmm. And we also have this two PDLs. Mm-hmm. Ito ay mga PDLs ng Baguio Penal Colony, ay, no? Apa. I am not sure if these two are with the Congress, are saying Congress or in view for, but I am certain Jimmy Guban apa and Padilla are both detained also. Apa. I stand corrected. Ha? I think Padilla is not being detained in Congress. It's Jimmy Guban apa who is being detained right in Congress. The three others, I think, are in view for or in other detention facilities. Apa. Congresswoman Luis Ro, with regard po dun sa inyong naging ikangay malambing na pag-uusap sa pagitan ninyo ni dating presidential spokesman Harry Roque, ano po ang naging ikangay discarte ninyo? Bakit sa dinami-dami po ng kumausap sa kanya, mukhang ikaw ang nakapagpasagot sa kanya ng matino, Congresswoman? Alam mo kasi dyan, we are also a lawyer. No? Uh-huh. If you are referring to the attorney-client relationship, uh-huh, ito kasi yung lesson sa College of Law mm-hmm na all lawyers should know by heart. Dapat nakaukit sa puso mo. How do you appreciate an attorney-client relationship? Uh-huh. No? And I think all lawyers and even law students can relate to me mm-hmm during the time that I was interpellating Attorney Harry Roque. It mm-hmm was really disturbing na the way he was answering mm-hmm will, I'm afraid, will mislead those who are still studying law. So mm-hmm I was constrained to introduce mm-hmm and remind him of the basic and the fundamentals of the attorney-client relationship, no? Apa, in apa a very humble manner. Na I wish to tell him na I hope you apa recall our apa lesson in the College of Law apa na contracts are not necessary, attorney's fees mm-hmm are not necessary, so long as the client solicited advice and the attorney started giving advice, an attorney-client relationship is instantly apa
created, no? Congresswoman Luistro, Congresswoman Luistro, with your indulgence, kindly hold your line dahil may kaugnayan din po sa pinag-uusapan natin itong flash report na ipapasok kong kaprasong-kapraso lang dahil mukhang may update po kay Alice Guo. Paki-hold your line lang po, ha? Patrol 5, ayaw niyo pa ako. Please come in. Flash report. DWIZ Flash Report. Aya. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng tanggapan ng National Bureau of Investigation, NBI, at ng Bureau of Immigration sa Indonesian Authority kung paano maibabalik na kagad sa Pilipinas itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa report na sa initial report na natanggap ng NBI ay naaresto si Alice Guo sa Indonesia kaninang hating gabi at sa kasalukuyan ay ipinaprocess ang mga dokumento para dito at nang sa ngayon ay ma-turn over na sa authority ng Pilipinas itong si Alice Guo. Ang tabayanan pa ibang mga detalye nito sa ating pagbabalik. Ito si Patrol number 5, ayayong pangkupara sa impelemento ng lakas. DWIZ, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Flash Report. Alright, Congresswoman Luistro, isang malaking balita po ito na mukhang naaresto na nga po sa Indonesia si Alice Guo. Ano po ang susunod na hakbang at ano po ang epekto nito sa inyong investigasyon sa Kamara? Well, I hope that the Bureau of Immigration is already coordinating with the Indonesian authorities. Apo. So we can bring Alice Guo back to the Philippines, no? Mm. And we can continue with the investigation pertaining to Alice Guo. Apo. I understand that she is a significant personality sa investigation ng Senate. Apo. But with us, we already discovered the link. Mm-hmm. Of Alice Guo with Cassandra Ong. Kasi mm-hmm. nitong huling hearing namin, kwento ni Cassandra Ong na boyfriend niya si Wesley Guo, kapatid ni Mayor Alice Guo. Mm-hmm. So, we are wondering, last time, ano ba ito? Coincidence ba ito? Bakit si Alice Guo, main character dun sa Pogo, sa Bamban mm-hmm. Tarlac? Tapos dito naman sa Porac, Pampanga, si Cassie Ong, ang main character. And now, mm-hmm. it turned out na boyfriend pala ni Cassie Ong ang kapatid ni Mayor Alice Guo. Ooh. From my end, dyan, no, I will be interested to invite Alice uh-huh. Guo also with the permission of the Senate Apo. Standing rest Apo. Against Mayor Alice Guo. Apo. But all right. We will be interested to mm-hmm. invite Mayor Alice Guo Apo. To shed light also on the ongoing investigation with Quadcom. Apo, Kong Luistro, sa naging resulta ng mga initial na investigasyon ninyo, binabanggit na talagang makikita footprints ang ginamit ni dating presidential spokesman Roque sa lahat ng mga may kaugnayan sa Pogo. Can you comment on this? On that? Ako dyan, ha? Mm. From my personal standpoint, it is really my humble submission that he is connected mm-hmm. with Lucky South, mm-hmm. the Pogo establishment where we discovered a lot of Chinese victims, mm-hmm. different crimes, ha? Qualified human trafficking, murder, mm-hmm. Ano pa to? Exploitation, mm-hmm. Meron pang mga scam in internet, no? Mm-hmm. Why? Eh, hindi naman kailangang palaging direct evidence eh. Uh-huh. Meron tayong tinatawag na circumstantial evidence. Mm-hmm. And by circumstantial evidence, if these circumstances are taken together, it will lead to one reasonable conclusion. Mm-hmm. But, yes, you are connected with Pogo. Apo. No? That is from my personal standpoint, John. Apo. Congresswoman, marami pa po tayong dapat pag-usapan, pero isisingit ko lang to, ha. Kaano-ano niyo po si dating Education Secretary Luistro? Actually, we are not yet personally acquainted. Right. But the old people are saying that the Luistros of Batangas have the same origin. I hope kamag-anak ko siya. Alright, with that, Congresswoman, ako po'y umaasa na may susunod pang pagkakas.